Hi guys! Welcome to my new channel and please paki-subscribe na lang po ang bago kong channel kasi magwa 1 month na lang. Magwa 1 month I think. So, ayun guys. Ngayon, ikukwento ko guys ko yung part 6 sa kwento ko kung yung sinasabing may duwaya. So, ayun guys. Kung ano ba yung nararamdaman ng may duwaya at kung paano ka nagkaduwaya at kung paano mo natatanggap na may duwaya ka. So, ikukwento ko to guys, makakarelate pala dito, lalong-lalo na yung nasa ibang lugar na mga foreigner din yung asawa, lalo-lalo na yung may duwaya gaya ko. So, ayun guys, masakit sa part na, masakit kasi yung part na ganito sa akin guys, kasi ako yung unang asawa niya, yung sa Pakistan, huling-huli, kasi ako 2012 pa eh, yun is, kinasal sila nung 2019. So, ang masakit guys doon is ako yung nakatago at siya yung kilala ng pamilya. Pero kasi pero ngayon guys, alam na yung nanay niya, yung kapatid niya na video call na kami. So, alam na nila na may asawa. Asawa ako ni Swell hanggang ngayon at may anak na kaming dalawa. So, tanggap na nila ako. Pero yung mga uncle, auntie, ibang family, wala po pang nakakakilala sa akin. So, masakit sa part ko na parang ako yung huli. So, okay lang guys. Kasi, una, nire-respeto ko yung asawa ko. Lalong-lalo na kasi yung pagtanggap mo kasi at pagmahal mo, tatanggapin mo kung ano. At saka pag hindi mo kasi pag hindi mo maiwan yung asawa mo, lalo-lalo na pag may anak kayo, siyempre magtitiis ka. So ngayon, masakit sa akin yung bagay na ganun nga, hindi ako na ipapakilala, hindi ko man lang maapakan ng bahay nila sa loob kasi ang alam nila yun lang ang asawa niya. Yung nasa Pakistani, ako wala lang, nasa gilid lang kahit may dalawang anak. So, sa part naman ng babae na yun na Pakistani, hindi naman ako galit dun. Una kasi guys, siyempre hindi din niya alam na may asawa itong si Suhail before sila nagpakasal. So, supposed to be kasalanan yun ng asawa namin. Kasi, siyempre, naglihim, ganun. Unang-una kasi sa akin, sinasabi niya lahat-lahat ng sikreto niya, ganito, ganyan. Doon naman sa isa, hindi niya sinasabi lahat. Wala siyang sinasabi. Kasi secret lahat ng ginagawa niya, sa akin lang niya sinasabi. Pero ako naman yung secret sa pamilya niya, diba? So, pareho kaming masakit din. Kasi kung tutuusin, cheater siya doon sa isa. So, ako naman, sinasabi niya lahat, pero ako naman yung nakatago. So, diba? Ngayon guys, masakit yung part ng mag-asawa yung asawa mo. Walang kasing sakit, lalo na pag unang kinasal sila, tapos iisipin mo, matutulog ka, ala, nagkatabi na sila, ginagawa niya yung ginagawa niya sa akin doon sa isa. Sweet din ba siya doon? Bakit sa akin hindi siya sweet? Kasi una-una marami kang iisipin. So, ay, binilihan kaya niya ng damit na ganito, o may magarang bahay, o pumupunta siya doon na, o doon na siya natutulog. Ah, sa akin kasi guys, nung nasa Jeddah kami, syempre kami magkasama. Pero ngayong umuwi na siya sa Pakistan, so syempre, dalawa na sila ng Pakistani nagsasama. Kung tuutuusin guys, kung imi-message ko yung asawa niya na may asawa siyang ako yung una, alam ko kung saan ko siya kukuntakin, pero ayoko guys kasi nire-respeto ko po yung asawa ko. Pangalawa, yung nanay niya. Kahit nung una, hindi nila ako gusto. Para sa akin, mahal ko sila kasi minahal ko ba yung anak nila? Bakit sila hindi? So, siyempre, pag mahal mo yung anak niya, pati yung nanay, mahalin mo rin, diba? So, yun guys. Asawa ko naman kasi hindi ko siya maiwan-iwan kasi nung that time na nasa Jeddah ako, kahit anong ginagawa ko, kung may problema ako, siya lang yung nasa tabi ko na hindi niya ako kayang iwan. So ayun, kahit may kaduwaya, kasi babae masyado yung asawa ko guys, marami din siyang naging babae dito doon, pero tatlo lang kami yung pinakasalan, yung una na nagkahiwalay sila,
yung Pilipino din, then ako, tapos yung isa. Pero ako yung tumagal, guys, dun sa Pilipino kasi less than 1 year sila magkasama sa Treda. So, ako, 10 years or more than 10 years na kami magkasama ng asawa ko. So, ngayon lang kami nagkahiwalay kasi umuwi na siya sa Pakistan. So, ngayon, guys, nung dito na, masakit sa akin kasi iniisip ko magkasama sila. Kasama niya yung anak niya, samantala yung ako nandito, yung anak ko, hindi niya kasama. So, marami akong iniisip. So, paano makakamove on, guys, kung may asawa yung asawa mo? Tanggapin mo. Kasi tinanggap mo ng buong-buo na may duwaya ka. Pati yung sarili mo, makakamove on na rin. Yung para sa'yo, parang immune ka na na, ah, may duwaya na ako. Normal na yun sa akin. So, magiging normal din yung nararamdaman mo pag tinanggap mo ng buong-buo na may duwaya ka. Kasi pag hindi mo patanggapin, makikipag-competition siya ka. So, mahihirapan ka kasi unang-una, nag-iisip ka ng negatibo, ganito, ganyan, ganon, ganito. Yung marami kang insecurities, yung selos, yung lahat, guys, mararamdaman mo yun. Pero pag inaksip mo ng buong-buo, wala kang iisipin. Kasi alam mong nandyan na rin. At saka, yung tanggap na tanggap mo na, wala ka nang iisipin iba. So, ang advice ko lang sa mga may duwaya, kung mahal niyo po ang asawa niyo at saka lalong-lalo na hindi mo siya maiiwan dahil may anak kayo, mas mabuti na lang na mag-move on ka na at tanggapin na lang. Total, mahal mo naman ang asawa mo, so mag-move on ka na lang na tanggapin yung duwaya mo kahit gaano kasakit. Kasi pag mag-move on ka, guys, hindi ka na masasaktan. Sure, kahit masaktan ka pa, konti na lang, hindi na ganun sa una na makikipag-competition ka, na ganito, ganyan. So, marami, normal naman talaga na magselos ka sa asawa mo kasi mahal mo, diba? Lalo na pag may kaagaw ka. Normal na yan, guys. So, ang mahalaga lang, hindi ka pinapabayaan ng asawa mo. Lahat naman ng yung support niya sa'yo ay nandyan pa rin. Wala pa rin siyang pakukulang. Kasi ako naman, wala naman siyang pakukulang sa akin, guys. Ang kulang lang niya talaga yung time. Kasi, syempre ngayon, nasa Pakistan na siya, magkasama sila ng asawa niya. Pero, inihintay ko din naman na yung moment na kami na naman yung magkakasama ng mga anak ko at saka siya. So, inshallah, guys, pag makapunta kami sa Pakistan, gusto ko na rin kasi doon manirahan yung mga anak ko kasi gusto ko doon sila mag-aral, ganon. So, ayun guys. So, balik tayo, guys, sa sinasabing kung paano mag-move on. So, yun, guys, kailangan mo mag-move on na pag may asawa yung asawa mo, na tanggapin ang lahat ng bagay na mayroon yung asawa mo. So, respeto, unang-una respeto, at saka yung pangalawa, pagtanggap kung anong meron yung asawa mo. And ayun, guys, pangatlo is kailangan mo din mahalin yung sarili mo at yung mga anak mo. Kasi, guys, minsan kasi kung iisipin mo ang sakit sa sarili mo, ay, iwalayan ko na yung asawa ko, bahala dyan, ganun. So, syempre, dapat isipin mo yung anak mo, yung future nila. Mahirap kasi sa mga anak ang broken family. Lalo na pag maglaki sila, makakaramdam din sila ng insecurities na, ay, ganun, mas maganda yung buong pamilya kaysa, di ba, yung nanay. Minsan kasi yung anak nasa nanay or yung anak nasa tatay. So, syempre, mas gusto pali nila yung kompleto. So, kailangan tanggapin ang lahat para kung ano yung meron sa asawa mo. So, para yung mga anak ko rin, tuloy-tuloy yung buhay at saka yung na tuloy-tuloy yung buhay na andyan ka, andyan yung tatay nila. 'Di ba mas maganda pa yung dalawa yung nanay niya? So, pagtanggapin mo yung duwaya ng asawa mo. So, laki yung anak mo kasi may dalawang nanay, 'di ba? So, pang-apat, guys, ang pinaka-importante naman yung asawa mo, hindi kasi nasaktan at binibigay niya yung need ng anak mo at saka yung need, yung pangangailangan mo. So, ayun, continue ko lang, guys, yung kwento ko.
At saka yung konting advice sa inyo, kasi umiiyak na yung mga anak ko. So, hi everyone! Maraming salamat!